Hi, ako po si Hilda Ong, ang yung Agara Servicio Lady. Nandito ako ngayon sa Chinese General Hospital and Medical Center. Dito po sa kanilang Cancer Institute, which is nasa ground floor. So, kasama ko po ngayon si Doktora Veronica Cruz. At nandito, pag-usapan namin, ano po ba ang dito po sa yung sa mga cancer patient na sinabi ng doktor na kailangan din ng magpa-radiation. So, dito sila pupunta. So, magandang araw, Doktora. And then, nandito tayo ngayon. Ano tawag mo dito sa equipment na to? So, ito pong ating CT simulation machine. So, this is the first step that we use for radiation treatment ng patient. Bakit first step? Kasi we use this machine to position the patient for planning and treatment. So, we want the patient to first be in position para hindi siya gumalaw-galaw during radiation. Then, with this position, masascan natin siya, makita natin loob ng katawan niya, then, marireproduce natin yung position niya dun sa ating treatment. So, makita natin loob ng katawan niya, then we'll be able to target properly the tumor and how to turn the machine so that mas focus lang tayo sa kanyang bukol. So, dito talaga, kasi di ba sabi nila na kapag nandito, so, ang ginagawa ninyo, yung, di ba, yung mga kung saan ang cancer, sa, kung saan siya i-radiate, so, meron, parang meron, sinusukatan ninyo, kumbaga may marka. Yes, so, kapag ganyan, dito sa machine, dito sa Chinese jet, masasabi natin na yung kung saan ang targeted area, yun lang ang tama. Yes. That's called focusing our tumor dun sa target lang po tayo sa tumor. Doon na specify lang tayo. Ayaw natin daan yung normal organs. Gusto lang natin yung cancer area lang. So, maiiwasan natin yun gamit yung ating CT simulation machine with the help of our physicists during the planning. So, that will be able to compute the dose na kailangan para ma-target yung tumor lang. So, after here, so doon na tayo sa second step. Yes. Punta na. So, Doktora, ngayon nasa step 2 na tayo. So, ano naman ang meron dyan na tinitignan mo sa monitor? So, this second step is called contouring. During contouring, we target the tumor area. So, for this case, it's prostate cancer. We want to target the prostate only while avoiding the normal organs such as the bladder, femoral head, and the rectum area. Okay, so for this patient, we will contour each organ precisely. And then we will, with the help of her medical physicist, we will plan the patient using the planning system of our Varian machine. And then we will be able to target the dose only on the, we'll focus the dose on the tumor area lang. So this one will receive very little doses na lang, and then high dose for the tumor only. So less side effect sa ating normal organs kasi mas naiiwasan natin. So, ito yung hindi na to katulad ng dati na tinatawag natin na cobalt. Yes. So, this one kasi sa cobalt, para siyang 2D. Sabihin, madadaanan yung buong area na treatment. So, the more affected organs sa radiation, the more side effects. So, this one, intensity modulated na tayo. Focus na tayo sa bukol while avoiding the normal organs as much as possible. Pero kapag, Doktora, di ba pagka ganyan, pagka sinabi natin na radiation, ito ay Monday to Friday. So ngayon, naiiwasan na po ba na yung balat nila ay nasusunog ba o nagte-turn dark brown or black? So, depending on the area of treatment. If sa skin pa rin, like for breast cancer, madadaanan pa rin yung skin. However, we can use techniques such as skin sparing. So, we'll be able to contour the area and then we will tell the machine to avoid the area of the skin para less ang sunburn sa area na yun. So, kung meron man siyang side effect na radiation dermatitis, very less na compared sa dating cobalt na talagang sunog na sunog po siya dahil yung cobalt machine din, mas higher ang doses sa skin po siya. So, nandito na tayo mismo sa loob ng radiation na doon sa dito kung saan ginagawa yung pagra-radiate. So, ito, ano naman itong na nakikita ko dito? So, these are lead blocks. We use these for electron beam treatment. So, when we say electron, very shallow po yung dose na gusto natin ibigay, either sa skin or sa areas above the mediastinal. So, we can use our machine has electron beam therapy. So, we use this to mold the area that we want to treat. So, this one will shield the other organs
while this one is the area that we will be treating. So we will use this for breast cancer patients where we want to avoid the heart and the lungs. We only want to target the lymph node area, which is shallow. So that, ano naman to, mga parang sombrero? Yes, this is our head and neck mask. So usually head mask we use for cranial CNS patient cases or head and neck cancer, so that the patient will not move around while making our treatment. So we will be more precise. We will be able to target the tumor precisely, and we will have less errors when targeting the tumor. So ito puro para sa ano, sa kanya-kanya lang. Specifically made for each patient. Oo, kanya-kanya. Yes. Every time na magpapaano yan, ang hanap. Meron din tayo. And then after year, ano naman ito? These are for patients who have cancers or tumors in the abdomen. So like this one for prostate cancer, we use this one for cervical cancer. We can use this one if we're treating with IMRT. And then we also use the board so that we can position the patient properly. If, for example, she cannot put her leg down, we can make a mold so that the patient won't have a hard time during the treatment. So kanina ay nakita natin yung para sa head. Yes. Head part. Yes. And then ito naman, this is for the whole abdomen. So this is our pelvic mask or whole abdominal mask where we use this for treatment ng prostate cancer, cervical cancer, or other patients who have tumors in the abdomen. So we want less motion. We use our mask to control the movement of the patient so that we can also target the tumor precisely. While we're treating the patient, we prevent extra movement. So, itong mold na to, talaga fit to sa mismo sa pasyente lang? Yes. So, hindi ito pwede ipagamit sa iba? No. Personal. Made for each patient. Okay. Then, the table goes up and goes in. And then, when the patient is positioned, the machine will rotate simultaneously, closing and opening so that we can continuously treat the tumor. So this machine, very precise, faster and treatment compared to other machines. So yung machine doon nakaturn yung pasyente, hindi tumatawa? No, naka-steady lang ako. So, nandito ako ngayon sa Radiation Oncology Cancer Institute at kasama ko si Dr. Veron Cruz. At kanina, Doktora, nung pumasok tayo sa loob, so, yun ang pinaka-third step ng mga pasyente. Yes, it's the radiation treatment from her. Okay, so during the radiation treatment, we call the patients and lead them inside for positioning. So, kung anong ginawa nating position sa CT simulation, we must be sure na exactly the same position we can imitate dun sa ating treatment. Para maging accurate yung target natin sa tumor, mas precise din tayo. Mm-hmm. So, yun, usually 15 to 20 minutes ang ating treatment, sometimes faster kasi yung ating machine, very high-tech na, faster siya than other machines. Then, after the treatment, the patient usually nabibis na siya and then she can go home as outpatient po. So sa ngayon, dito sa Chinese General Hospital Medical Center, so itong pagkakaroon ng ngayon ng Cancer Institute wherein dito sa baba is the radiation and then pag akyat mo naman sa taas is the chemotherapy. So pinagsama na lahat ng Chinese Gen. So bakit naisip ng Chinese Gen na gawin na parang isahan na lahat? I think Dr. Letran did this, able to incorporate the holistic treatment for our patients. So we want them to have an easier time. So we want the PhilHealth to be more accessible and the chemotherapy just above the radiation treatment so that they want our patients will be monitored properly, they will be taken care of, saka mas magaan sa pakiramdam nila ang pag-treatment ng cancer. So here, first floor sa radiation therapy, then second floor, we have our chemotherapy unit, and then I think eighth floor is the patient room, and then also have our MRI in this building. And then, just beside our building, we have our PET CT so that hindi na sila lalabas na malayo. Uh-oh. So within the area lang, hindi na sila mahirapan maglakad and dumaan sa ibang parts ng hospital. Yes, at kung sakali naman, after the radiation, at sinabi naman na minsan ang sinasabi ng doctor after 6 months, kung kailan iti-check, may PET CT, na nandun na. Kumbaga dito sa Chinese yan, kompleto na lahat. Correct. Mm-hmm.
health, and travel at Servicio Publico. Servicio Publico with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Servicio Publico, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.